Ato ba ang aking karapat dapat tayong gumawa ng pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at walang pagkukulang. Inaamin ko sa mga kapangyarihan ko at sa iyo mga kapatid, ano ba ang mga kasalanan sa isip, sa lita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isa na sama ko sa mga kapangyarihan ko rin sa lahat tawarin tayo ng mga pagaling ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagkabayan tayo sa buhay ng mga amen. Panginoon, mawa. Panginoon, mawa. Kristo, mawa. Kristo, mawa. Panginoon, mawa. Panginoon, mawa. Ama namin, kapapangyari at tumayan mo ang iyong sumano sa pagkasambayan namin upang ay magdulot ng kabutihan sa ating kalooban. At gawang pagmamalasakit sa aming kaligtasan sa pamagitan ng Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Sinabi ng Panginoon kay Amos, pumunta ka sa gusto ng Nineve at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo. Nagpunta na nga si Amos sa Nineve. Malaki ang gusto na ito. Aabuti na sa iyong araw kung lalakarin ng kabagtas. Siya'y pumasok sa lusod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas na niya ipinahayag. Gugunawin ang Nineve pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga kagantong sa pahayag nito mula sa Diyos. Kaya nakayunin sila at nagkarin ang sako di ng tanda ng lubos sa pagsisisi at pagkalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang nabalitaan ito ng hari ng Nineve, bumaba siya sa kanyang trono. Nagubad ng malamal, nagdamit din ng sako, at naupo sa abo. At ipinasasabi niya sa mga taga Nineve, ito'y utos ng hari ng kanyang mga pinuno. Walang pahain isa man, wala rin iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Kaintindi na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang gawa niya ang kasalanan at kaligtad ng samang pamumuhay. Baka sa paraan ito'y mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya sa kanyang pasyal at hindi na ituloy ang bala na paglipod sa atin. Nakita ng Diyos sa kanilang pagkalipod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Nineve. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap akong mabat pusong kapal. Diyos ko, iyong tinatanggap akong mabat pusong kapal. Ako'y kaawaan mo, mahal mong Diyos. Sa kahit sa iyo, kagandahan mo ito. Mga kasalanan ko'y iyong pag-ibig, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumpan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap akong baba at pusong tapat, isang pusong tapat sa aking kaibig. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Espiritu mo ang kapag-arili. Diyos ko, iyong tinatanggap akong babalusong kapag. Hindi ko nalalis mga panghandol sa hapag-hindi mo, ika nalulukot. Ang handol ko, O Diyos, nakarito
ay ang aking babaat puso mapagkapat. Diyos ko, iyong tinatangga, akong babaat puso mapagkapat. Awit ang bunga sa mabuting balita, magsisisara ng makaos, kahingan ang pagdato ko sa mapagpatawa ng Diyos, sa kanyang tayo ng Diyo at manimbangang na Diyos. At si tayo po ang lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon ng pagsamantalang dumarating sa mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng langit ito. Maghahanap sila ng palatandaan ng taas sa langit. Subalit ito ang pakikita sa kanilang maluban sa palatandaan, inilalarawan ang nangyari kay Jonas. Kung paano naging isang palatandaan si Jonas ng mga taga-Ninive, kaya naman, magiging isang palatandaan sa langit ito, ang anak ng tao sa araw ng pag-uugot. Titindig ang reyna ng matimog laban sa langit ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan. Sabagat ang galing siya sa dulo ng daigit upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit hindi naging hamang kay Solomon ang narin ito. Sa araw ng pag-uugot ay titindig ang mga taga-Ninive. Laban sa lahat ng pagkakulan ng kaparusahan, sabagat nagsisi sila dahil sa pangalan ng Unas. Ngunit hindi na dihama kay Unas ang narinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinuburi ka na. Yung pong salita ng tanda. Well, maganda po yung sabihin nino kasi yung edad, translation ng may edad, yung one word natin ay tanda. Siguro po ay may malaki ng kahuluan. Hindi kailangan magka-edad. Ngunit ikaw ay naging tanda. At yung pangyayari ni Jesus ay pamere, naghahanap ng palatandaan. Ang tao ay naghahanap ng palatandaan. Kaya nga yung sabi ni Jesus ay napakasama ng lahat ko sabagat naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit. Naghahanap pa sila ng palatandaan mula sa langit. Sabihin ay mga nakayalamin ng mga palatandaan. Nasaan ako ang aming kalimutan na yung pagiging medidad, pagiging matanda ay isang tanda. Isang tanda na nawawag natin kalimutan. Hindi po yan extraordinary. Ordinary natin nakikita. Kahapon na kasi, kung yung maalala sa mga nagsimba kahapon, ang ibang meron po namin ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, yung dasal na ama namin. Ganito ang sabi ni Jesus, ganito kayo manalangin. At isa sa mga kinapanalangin natin ay sumunod sa kalooban ng Diyos. So, paano ba tayo susunod sa kalooban ng Diyos? Paano ba yung pagsunod sa kalooban ng Diyos? Kaya bago yung sa atin, nakita po natin yung isa sa panigandaan na pinakamali ni Jonas. Yung kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya, punulusin po yung mga maidad, yung mga matatanda,
ay isa po sa mga paraming na aking pagtulog kasi naging hindi lamang ito teorya, naging bahagi na ng ating karanasan. Nanawa ay may bahagi namin sa mga susunod na generasyon. Kaya ako minsan makalulungkot na matanda, nalilis namin yung mga salitang walang pinagkatandaan. Matanda man, pero walang pinagkatandaan. Tayo na ba ay makita ano yung tanda natin? Tanda ba tayo? Tanda ba tayo na nais na kayo atin ng buong nagkapal? Tayo ay naging tanda na Yunas, patulad ng tanda na ibinigay ni Yunas. Kasi sino ba si Yunas sa pagbinili ng Diyos? Out of the blue. Wala namang ginawa requirements kay Yunas. Sa iyan lang yung pinili ng Diyos na rin magpahayag sa mga taga-Ninive na sila'y magsisi at tumalikod sa kanilang kasalanan. Yun yung utos na Jesus kay Yunas. Una ay tumataas si Yunas. Pero ininalik siya ng Diyos. Pero wala ko yung nakapagawa ng si Yunas. Wala siyang pinanghawakan. Wala siyang degree. Wala siyang degree. Hindi wala siyang seremonya. Wala siyang seremonya na ito, pinalagay ito. Bilang tagapagpahayag ng taga-Ninive. Na hindi siya napatungan ng mga kamay. Na hindi siya na buhusan ng lamis. Wala nang pampe. Ano lang kanyang ginawa? Kasi sabi ng Diyos, ipahayag mo sa mga taga-Ninive na magsisi sila at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Wala. Wala rin siyang pera. Dinala lang siya ng Diyos doon sa lugar na yun. Bahagi yun na kung saan yung makita na siya siya ang tutulog. Ay doon, kung siya ang tutulog sa ilang prosigat. Bahagi yun yung siguro na kaya yung amo na sa araw na ito ay maging tanda. Tunay tayong maging mga tanda. Lalo-lalo na po, hindi naman siguro sa pagkilos natin sa mga taong mamalak sa buhay. Ngunit lalo-lalo na sa ay mga artista, sa mga parokya na pinagbibigyan natin. Kung isa't marami tayo mga pader na kinakailangan pa sa akin, ito minsan ay bago tayo makasunod. Kasi wala akong ganito. Wala akong ganyan. Hindi. Tumulog lang tayo sa kalahuman ng Diyos. Katulad ni Yunas.
supaya dapat. Natugasan mo na sa hindi maaaring taasan ang Panginoon. Tumawag tayo sa Diyos sa mga upanginin at biyaya ng pagbabagong buhay at malasag na pagiliwalay sa panawagan ni Kristo na magsisi sa kasalanan. Ama namin lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ama namin mahal, turuan mo kami ang tunay na pagsisisi. Ang mga pinuno ng simbahan naway maging luskusan sa kanyang pangangaral ng mensahe ng Diyos tungkol sa pagsisisi sa kasalanan sa mga naghahanap sa Panginoon ng buong puso, manalangin tayo sa Panginoon. Ang maraming mahal, turuan kami ng tunay na pagsisisi. Ang panahon ito naway maging pagkakataon ng pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Ang maraming mahal, turuan kami ng tunay na pagsisisi. Tulad ng mga mamamayan ng Nineveh, naway itakwil natin ang masamang gawin at lahat lumapit sa Diyos na may kababaang loob at pagsisisi. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama namin na lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ang mga may sakit, naway makadama ng kapanatagan at pagmamahal mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama namin na lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ang mga imao, naway makatagpo ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama namin ang lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ama namin, ibinigay mo ang simbolo ni Manas bilang paliwanag sa pagdating ng iyong anak kung paano simula sa kawalan hanggang sa tuturo mo ang kanyang muling pagkabuhay. Isama mo pa rin sa kanyang magpakailanman. Hinihiling namin ito sa pagpapitan ni Kristo. Amen, Panginoon. Amen. Manalo ng mga
patuloy na ngayon walang maging nakalagin. Sa pamagitan ng Yesu Kristo, nasama ng Espiritu Santo, magpasubalan. Amen. Tumainyo ang Panginoon. Amen. Taas sa Diyos, ngayon yung puso at iwa. Pasalamatan natin ang Panginoon natin, Diyos. Ama namin ang mga Panginoon, tunay mga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Upang anak ganapin ang pagkakadabay para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa nang alam na kinangang aming nilangan ang panahon talino sa yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa at ang ilubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kalit ng sumayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagkakadabay. Kaya ay sa inyong mga anghel, sisiawit ng papulit sa iyong mga kami nagtutuloy sa iyo, Panginoon. Santo, Santo, Santo ang Panginoon Diyos sa mga kamalian. Nabubunuhan namin ang lupa ng kalalatin mo. O sana sa kaitasa, pinagpala ang kapalito sa kanan ng Panginoon. O sana sa kaitasa. Ama namin banal, inawakan niya ang pinapay, pinasalamatan ka niya ang pinahati natin ngayon. Umiyabot sa kanyang mga nagarad si namin na ang dapili ng lahat ito at amin. Ito ang aming katawan na iniyahan ito para sa iyo. Hindi naman ang matapos sa ako na nagawa ka ng alis, muli ka nung pinasalaman. Hiniyakot niya ang alis sa kanyang mga lagad at sinabi, ang dahil yung lahat ng pinaginito ang kalis sa aking dugo, ang bako at walang nagpupan. Ang aking dugo ay bumuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige ba pagpatawag ng mga kasalanan? Gawin niyo ito sa pag-anaaral. Ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa tayong tingin ng
kalugod-lugod sa iyo. May pagbiwang nawa namin ang pag-uhuri sa kararangan niyo sa pamagitan ng anak na aming Panginoon. Jesus. Sa pamagitan ng Kristo kasama niyo sa kanyang lahat ng pagpapuhuli sa iyo, Diyos o mga mapangyarihan at kasama ng Espiritu Santo, magpasawa na. Upang tayo ay maging tanda na tulad ng kaming tanda ni Punas sa mga tanda ni
Thank you.
to? Kanya daw po. Ah, salamat.